What's up mga guys, isang magandang araw sa inyo lahat and welcome to my channel. So, ngayon araw na ito guys, ang topic natin ay kung ano ang dapat gawin at trabahuin kapag ang inyong motor ay chunap. So, sa chunap guys, meron tayong apat na dapat linisin at paklasin. Una, tatanggalin yung air cleaner element. Pangalawa, yung carburetor. Pangatlo, tatanggalin yung spark plug. Ang pang-apat, itatiming natin yung balbula. At ang panglima, yung pag-tuno ng carburetor. So, before natin simulan guys, intro muna. Guys, sa motor, matatawag tayong periodic maintenance at preventive maintenance. So, ang tune-up guys ay nabibilang sa periodic maintenance kasi nga buwanan ang kanyang maintenance. So, every 3 months, kailangan nyo na ay pa-tune-up yung motor kung brand nyo ito. Every 1,000 km, talagang ipa-tune-up yung naskupan nya, lalo't na naka-warranty pa yan. Pero, kung yung motor ay service, so, depende na yan sa inyo. Pwede rin 5 to 6 months. So, sa pag-tune-up guys, may dapat tayong linisin at paklasin para ma-idea kayo kapag yung motor ay pinapa-tune-up nyo sa mekaniko. So, alam nyo na kung ano ang dapat gawin ng ginagawa ng mekaniko at meron kayong idea. So, ang unang gagawin natin guys, kung mag-tune-up tayo, ay una natin tatanggalin ang yung air cleaner. So, itong itsura ng air cleaner guys. Itong itsura nating air cleaner element assembly. So, sa loob nito guys, doon natin makikita ang kanyang screener o element. So, itong itsura ng air element nyo guys. So, ang trabaho nito guys ay siya yung sumasalang ng hangin dito at dito yan nakapenetrate papuntang carburetor. So, pagpapasok ng hangin, so meron siyang mga kasamang alikabok at kahit mga anong mga dumi na nanggaling sa labas kasi niya ang carburetor ay nagbabakyob ng hangin. So, ang trabaho nito guys, sinasalaan yung hangin na pumapasok sa carburetor. So, pangalawa, ang carburetor. So, itong pangalawang tatanggalin natin guys, ang carburetor. So, ito ang napaka-importante na dapat linisin natin pagkat ito ang pinakamalaki nagbahagi ng gasolina papuntang makina. So, dapat ang carburetor ay dapat malinis para ang motor natin ay di mapiktuhan yung kanyang performance. So, sa loob nito guys, ang dapat natin baklasin ay kanyang mga jet at mga floater. So, ipakita ko sa inyo guys kung anong loob ng carburetor. So, ito ang loob ng carburetor guys. Ito yung bowl, ito yung floater, so ito yung jet, dalawang jet. So, dapat tanggalin itong dalawa guys kapag nililinis at saka floater. So, panginan lang ito ng compressor para lumalabas yung mga dumi na nanggaling dito sa mga butas niya. Para talaga walang makaharang at yung nakapasok ng mga dumi ay matatanggal. So, ito yung dalawang pangalawang dapat linisin kapag ang yung motor ay chun-tune up. So, depende na yan sa mekaniko guys kung anong paraan niya paglinis. Basta ito ang pangalawa. So, ang pangatlo guys, tatanggalin yung spark plug. So, ito yung spark plug guys. Napaka-importante na tatanggalin talang spark plug kasi isa to sa bahagi ng pa-tune up ng motor. Sa spark plug guys, habang tumatagal, yung sa gitna niya, tinatawag nating electrode. Ito yun guys, yung nagbibigay kuryente. At ito yung ground. Dapat habang tumatagal, lumalayo ang gap niya guys. So, meron siyang tinatawag nating spark plug gap. Ito yun guys. So, habang tumatagal, itong electrode ay lumiliit. So, kailangan every mapa-tune up kayo, tinatanggal yung spark plug para magkakaroon kayo ng spark plug gap. Pag lumalayo yung bato at saka yung ground, dapat ipapalapit mo itong ground sa electrode guys para ang itong electrode na to, itong ground na to ay malapit. So ang kuryente niya ay hindi na masyadong malayo at madali lang ang kanyang pag pick up ng makina sa tuwing umaandar siya. So napaka-importante ng tinatawag nating spark plug gap guys. So gamit lang kayo ng maliit na manipis na kutsilyo para hindi masyadong makapal yung malayo yung spark plug gap. Yun lang guys, napaka-importante. So linisin ito ng kahit anong paglinis, pwede rin na steel brush, pwede rin ang liha. So ang pang-apat guys, ang yung timing ng makina. So sa timing ng makina guys, sa balbula, so kailangan talagang tanggalin siya para maiwasan natin magkaroon na lang siyang lagitik at magkaroon siya ng loss compression. So bakit nagkakaroon siya ng lagitik? Kapag sumusubura ang adjustment nito guys, sa makina, sa balbula. Ito yung magtutulak sa balbula palalim para mag-close siya at mag-open. Ito yung nagtutulak para mag-open yung balbula at mapasok yung gasolina at nag-open para papalabas ng buga sa tambutso. So kapag ito ay malayo, nagkakaroon siya ng tagiktik. Pag ito na may sobrang lapit, nagkakaroon siya ng loss compression. So tinatawag natin siyang partial open. So napaka-importante, every time mag-tune up, talagang
at dapat tinatanggal ito. Sa mga kumpanya guys, kapag yung mga motor ay warranty, hindi nila ito tinatanggal kasi alam nila bago pa ang yung motor. Pero kailangan kapag sa mga shop na mga backyard tulad sa amin, so kailangan tinatanggal ito at ina-adjust kasi napakalaking tulong din na malalaman natin ang kanyang adjustment. Kung malayo siya, magkaroon siya ng lagitik. Kung malapit siya, nagkaroon siya ng partial loss compression. So ang panglima guys, yung pag matapos na ninyo paglinis ng air cleaner, carburetor, at natatiming natin ang balbula at saka nalilinis na rin ang spark plug. So ang panglima ay yung pag-final tuning sa carburetor. So nandito nandito yung minor at saka dito yung sa hangin. So dapat nagkakaroon siya ng tuning guys, so tinatawag nating air fuel mix. So depende na yan sa mekaniko guys kung paano siya mag-timing ng carburetor. Sa akin, ilalak lang itong hangin tapos ilalak itong sa gasolina. So adjust mo lang na yung dalawang 360 tapos unti-unti mong i-adjust yung minor para magkakaroon siya ng tamang tono. So depende na yan sa mekaniko guys kung gaano o kung paano niya itimpla yung carburetor at sa paano niya itunada. So yun lang guys, sa pag-tune up kailangan tatanggalin yung recliner, carburetor, i-timing yung balbula, ang spark plug gap, dapat naka spark plug gap para hindi siya malayong kuryente at madali ang pag-pick up niya. So, ngayon, salamat sa panonood. Nagdagdagan ko yung kalaman, nagdagdagan ko yung idea. Kung kapag inyo ay tune up, so alam nyo na kung anong dapat tanggalin ng mekaniko sa mga sinasabi ko. So, yun, makikita nyo niyan. Kapag isa sa mga hindi na trabaho ng mekaniko, sa aking mga sinasabi, so hindi siya matatawag nating talagang tune up. Dapat yung mga limang sinasabi ko, guys, is kompleto yun. So, yan lang muna, guys. Araw na ito, sana nagdagdagan ko yung kalaman kung ang inyong motor ay tune up at kung paano tune-upin at sana may natutunan kayo sa aking video. Huwag niyo kalimutang mag-like at mag-share at mag-subscribe at maraming salamat sa panonood at isang magandang araw sa inyong lahat.